ako Christian soldier. Dahil yan po kasi topic natin eh, onward Christian soldiers. Ano? Ayun sa bansa, sa bawat bansa, ano, especially sa Amerika, meron silang pag-aalala sa mga sundalo na namaya pa na nagpaglaban sa kanilang bansa. Ano po, ano? Even sa ating bansang Pilipinas, noong last August 30, by not mistaken, daw nagkakamali, yan po yung pag-alala sa mga sundalo po natin na nakipaglaban, alang-alang sa ating bayan. No? Sila po yung heroes. Sila po talaga yung mga bayani. Nasa panahon po natin ngayon ang buhay na bayani, yung mga farmers. Ano? Saludo po ako sa mga farmers. Why? Kung wala mga farmers, wala tayong kakainin. Hindi ba? Sila po talaga yung buhay na bayani. Ba? So, kahit sila po yung nahihirapan, kahit na ano po sila sa gaalisan, marami po silang mga struggle, lalo na pag nakasin po natin yung mga iba, dumapa, ano, parang nakaka-hina ng loob, no? Kaya yung mga bagyo ay una, mga magsasaka ang mga tinatamahan, pero may na Panginoong Diyos, kahit gano'n na nangyari, hindi pa rin ipapabayaan ng Panginoong Diyos, ano? Onward, Christian soldier. Sabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 1, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Onward, Christian soldiers. Number one, like soldiers, Christian must be strong. That is our first outline. Like soldiers, katulad ng isang sundalo, ang Kristiyano ay maging malakas. Katulad po ng isang sundalo. No, it means, kailangan ka maging strong, sabi sa verse 1. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. In verse 3, thou therefore, endure hardness as a good soldiers of Jesus Christ. Either you like it or not, kung kayo po ay ligtas, kayo po ay napabilang na bilang sundalo ng ating Panginoong Jesus. At tandaan po natin, kapag ikaw ay sundalo ng Panginoon, isipin mo, tandaan mo, dapat ikaw ay maging malakas, maging matapang. Like soldiers, Christian must be strong. There are at least 259 times in the Bible na sinasabi maging malakas, maging matatag. In Joshua chapter 1, verse 6, verse 7, verse 9, ang sabi doon, being strong in verse 18. Dahil alam ng Diyos, nang namatay si Moises, papalit po si Joshua, there are this million ang kanyang magiging tawag nito yung nasasakupan. Sabi ng Panginoon Diyos, Moises, be strong. Huwag kang matakot. Huwag kang magnervyos. Kasama mo ako. Maging malakas ka. Maging matatag ka. Christian, dapat maging malakas mo tayo sa hamon ng ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoong Diyos. Alam yung naranasan ko nung nasa may Pagre Antipolo. Naranasan ko po ako na ako'y payain habang lalapit kami. O yung pagpunta ko sa bahay, sinasaraduhan ako at lakas ng slap ng pintuan. Kahapon sa may lugar kami ng Lagigan Second, may mga young people doon, apat na mga young people. Sabi ko sa apat na young people, kasi nandun sila sa may tapat ng bahay na binabago study, pwede ko ba kayong bahagi na ng salita ng Diyos, just give me a 5 minutes. Abang, bigla sila nawala lahat. Diba? Sarayon, nawala sila lahat. Pas, eh, meron kayong bingsin sa kabila. Natagpuan ko sila, nandun pala sa likod ng bahay. Punta kami naman doon, nandun sila kapot. Nandun kami, umalis na naman sila. Nakalala ko dati, si Pastor Lenny pumupunta sa tinataguan ko rin. Sino ba rin yung tinataguan si Pastor? Naranasan yung taguan niyo ako. Pag pupunta ako sa bahay niyo, tinataguan niyo ako, wala kayo. Kayo nakakilala kayo sa Panginoong Diyos, hindi niyo na ako tinataguan. Gusto na ako, kasi gusto niyo makarinig ng salita ng Panginoong Diyos. Naranasan ko yun. Kaya naalala ko yung apat na yun. Something yung apat na yung people na yan, mga kilala sa Panginoon. Naalala ko yung buhay, nagre-reflect yung buhay ko na ako. So, like soldiers, Christian must be strong. Kung lalambot-lambot ka sa pagsubok na yan, kung lalambot-lambot ka sa hamon ng iyong pananampalataya, hindi ka magiging malakas. Wala kang mararating. Kaya saludo ko sa mga matatagal na Kristiyano. Kahit na kayo pinadapa ng mga pagsubok, pero naninindigan lang kayo, tumutuloy para sa Panginoong Diyos, sinasaluduhan kayo. Kaya ng isang bagay, maging malakas ho tayo. Not only in physical, but also in spiritual, emotional, kailangan malakas din ho tayo. Eh kung wala kang huba, pagka minsan ito nakakalungkot sa panahon po natin ngayon, yung wala pa tayo sa Panginoon, nakakarinig tayo ng maraming nabida, di ba? Yung pangit na pananalita, hindi tayo nasasaktan, kahit namumura na ho tayo, hindi tayo na-open. Pero pag naging Christian,
kristyano pa siya, nakakilala sa Panginoon, nakarinig po naman maraming na bida, parang nasasaktan na lang. Paligtad ata, di ba? Paligtad ata. Dapat yung kristyano ka na, ano ba narinig mong negatibo sa iyong buhay, praise the Lord, yan ang magsasabi na matatag kang kristyano at tanggapin mo yun. Ako maging hina-hina ka na, wala ka na, di ba? Nagbulyawan ka lang, maayaw-ayaw ka na. Ako naranasan akong sigsigawan ako. Naranasan akong bulyawan ako. Lahat na. Pero kung lahat yun, tumingin ako sa ganun, wala ako. Hindi ako harap sa harapan niyo ngayon. Why? Kasi doon palang bagsak na ako. Diba? Eh kung ganun na mangyayari sa buhay isang Kristiyano, hindi magiging malakas. Alam niyo mo yung muscle? Diba may malaking muscle sa atin dito? Diba lahat naman tayo may mga muscle, di ba? Kung gusto natin magpalakas ng magpalakas ng muscle na yan, i-workout mo yan, pupunta ko sa gym. May muscle ka na, i-workout mo lang ho yun. There at least 6 months to 1 year, magbabago yung muscle mo kasi nag-ano ka, nag-gym ka, nagpapagumabuhat ka, diba, ng mga mabibigat. Na-exercise ho yun. Ngayon sa ating pananampalataya ngayon, kung gusto natin maging strong ang ating spiritual, magbasa ka ng salita ng Diyos. Umatin ka sa church, manalangin ka, share your faith. Ganun ang awit kanina. Condition na pagiging isang Baptist, di ba? Condition po natin na tayo dapat ay patuloy na maglilingkod sa Panginoong Diyos. Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengthened me. Alam niyo po ba ang kalaban po natin? The number one weapon ng kalaban na ibinibigay niya sa Kristiyano. And what is that? And that is discouragement. Tandaan po natin, there's a lot of Bible characters in the Old Testament, even in the New Testament, they experience what? Yung discouragement eh. Diba kapag yun, na-discourage isang bagay? It's hard. Nagawin mo pa yung mga bawat bagay na gagawin mo. Mahirap. Pero kung ikaw naman ay nakapokus sa Panginoon Diyos, anumang discouragement yan, anumang disappointment yan, dahil kayo gusto maglingkod sa Panginoon Diyos, dahil binibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon Diyos, magpapatuloy ka kapatid. Kasi malakas ka sa Panginoon, alam niyo po yung mga yung puno? Ang puno pala, kapag kinahampas ng malakas na hangin yan, lalong lalalim yung kanyang ugat. Ano pong ibig sabihin nun? Logic na yun. Dapat ang isang Kristiyano, habang inahambalos ka ng pagsubok, mga problema, karamdaman, dapat lumalalim ang iyong pananampalataya sa Panginoong Diyos para lagi doon matatag at nalilipot sa Panginoong Diyos. Dapat ganun maging ano natin, yung buhay ko natin. Eh kung lahat tayo dito na-offend na, iwala na tayong lahat dito. Nasaktan ka, nasabihan ka lang. Yung mga anak, di, nasabihan ang nanay, wala kang baon ngayon! Di na ako mag-aaral. So, karang wala, mawala ng baon, di ka na mag-aaral. Kasi anak ka. Diba? Eh, baka naman naubusan ka na baon dahil parang load ng load. Meron pang pang load, di ba? Ano ka naman mga load-load naman? Ikaw ang tipig-tipig naman. Alam niyo mga bata ngayon, napaka-social ng mga bata ngayon, di ba? Dito, pa-tricycle pa, mula rito hanggang doon. Mga anak natin, mga tricycle. Samantalang tayo, no? Di ba? Lakad dito, lakad doon. Mga taga-kanapi, naglalakad lang yan. Pupunta dyan sa school yan eh. Di ba? Eh ngayon eh, ino! Mapanto ka na! Marami ko na may school! Mag-tricycle ka na lang. Di ba? Paano lalakas? Ha? Pwede pa si Brother Noel Bugarin eh. Sana isa lang karamihan, hindi nakikilalakad yan mula rito hanggang sa lulutan eh. Yan na yan, lakas-lakas. Nilalakad. Diba? Lakad ng lakad. Hindi na kailangan po mag-exercise. Alam niyo yung lakad, exercise na po yun. Kaya yung mga anak, nasabi nang, diba, maglakad ka muna. Ito diba, yung mga anak, lakad ka eh. Kulang pa, lakad ka pa. Ah, diba? Oo. Diba? Exercise. Pero may iyak na yun. Iyak na lang talaga kasi sabi naman sa Bible yun, di ba? Sa oras na yung panganap, isa sa mga sumpa ng Diyos, talagang ikaw ay mahirapan. Sa kanakitang nanganap, makakitang ganun, di ba? Talagang mahirap. Yung sumpa nga yun ay mahirap. Pero pinag-uusapan po natin ito mga kaibigan, mga kapatid. Like soldiers, Christian must be strong. Magpalakas ka. Huwag kang magpa-apekto sa lahat ng mga bawat bagay. Gawin mo katulad ng isang sundalo, kailangan matapang. Maging strong ka, huwag kang bibigay at bibigay. Pangalawang bagay, sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, not only, sabi niyan,
like soldiers, Christian must be strong. But secondly, sabi dito, thou therefore endure hardness. Yung hardness na yan. So secondly, like soldiers, Christian must expect hardship. Ano pag sinabing hardship? Yung kahirapan. Nakita na ba kayo na pulis at sundalo hindi dumaan sa physical training? Lato yan, dadaan ho yan sa mga physical training. Sige, tabi, naalala ko yung training niya doon sa Cavite. May kasama siya yung, alam niyo yung lubay na ganyan na taba. Tatawid yung sundalo sa kanila. Ay, si training sila eh. Yung tawag na si Brother Norman, nakakalam niyo. Nakakalam sila, tatawid. May nahuhulog po ng mga ito. Maraming nahuhulog. Ganun po yung training yun. Sa sundalo po, sa PMA, hindi lang sapat na matalino ka, kundi kailangan malakas ka. Kaya mo lagpasan yung hardship na yan, yung kahirapan na yan, yung training na yan. Diba? Kaya pag isang Kristiyano, pag hindi yung training po natin, sabi nga ng isang dating retired na police sa People's Baptist Church, nagbigay siya ng testimony, sabi niya doon, sa totoo lang mga kapatid, ang pinakamahirap na training ang pagiging isang Kristiyano. Sinabi niya yun! Ang training, kasi ang mga police, mga sundalo, after ng training, okay na, pwede mo na. Ang Kristiyano dapat, hindi lang Kristiyano sa loob ng bahay, kundi sa lahat siya pumunta. Kahit sa trabaho, kailangan yung pagiging isang Kristiyano dapat i-display doon. Di ba? Eh, ang police, pagkatapos lang, okay na yan. Ang hirap na yan, napakahirap ng training, pero worth it. Why? Kasi nga, tayo po ay mga sundalo ng Panginoong Diyos at expect po natin na marami tayong maranasan ng hardship. In John chapter 16 verse 33, if you would please, John 16:33, sabi sa John 16 verse 33. Ano sabi po sa John chapter 16 verse 33? Ang sabi sa po sa verse 33 ng John chapter 16 verse 33, this thing I have spoken unto you that in me you might have peace. Praise God, in this case, may kapayapaan mo tayo. In the world, you shall have what? Tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. So sabi nito, sa mundong ito, makakaranas po tayo kapatid ng tribulation. And what is tribulation? May para kang inaano dyan. Para kang nilalagay po doon sa present. Yun po yun. Kaya na maraming takot po maging Christian. Ayoko na maging Christian. Ayoko na maging baptized. Ayoko na maging born again. Kasi ang dami mga pagsubok. Sa pagsubok na yun, titibay ang iyong pananampalataya. Sa pagsubok na yun, makikilala mo kung sino tinanggap mo sa puso mo. Sabi nga ni Brother Jim Bilbo, yung nalaman, pahabon, di ba, may magkaman na hindi nagkakasundo, di ba? Hindi sila magkasundo for how many years? Yung anak, dumating sa puto, nabahagi na niya ng salita ng Diyos, tumanggap kay Jesus Christ. Then, siya inasip, tumanggap kay Jesus Christ, pinatawag niya naman. Niyakap niya, nagkaroon sila ng kapatawaran. Diba? Napakaganda. Ang ganda. Right. So, kailangan po natin gawin po na yung hardship, tanggapin po natin yan. Hindi pwede yung naging Kristiyano ka na ganun-ganun na lang, walang shortcut sa pagiging isang matured na isang Kristiyano. Dadaan at dadaan ka sa rigid na training, mga pagsubok, yung mga paghihirap na yan. Why? Upang ito ay lumakas ang iyong pananampalataya. Kasi kung walang pagsubok na yan, paano na ang iyong faith? Yung nawalan ko lang ng, Pastor, hindi mo nakuha natin sa church. Bakit? Nawalan ako ng 100 pesos. Kasi bakit? Nawalan lang ng 100 pesos. Nagtampo na sa Panginoong Diyos. Hindi na umatin sa church. Napakabago. Eh, hangas po kaya nawalan siya ng 5,000. Hindi mas gano'n nga niya. Sasabi niya, Pastor, nawalan ako ng 5,000. Isang man po na kung hindi atin sa church. Akalungkot ano? Akalungkot. Like soldiers, Christian must expect hardship. Maraming mga pagsubok. Pero huwag tayo magkalalaw dahil kasama natin. Diba sa pag-aaral? Sino pa rin yung mga nag-aaral? Mga nag-aaral, taas ang kamay. Hindi ako bibigay sa inyo ng allowance, wala naman akong pera pang-alawas. Taas lang ng kamay. Madali ba maging estudyante? Mahirap maging estudyante. Kailangan mong mag-aaral ng mabuti. Diba? At kung gusto mo magkaroon ng mataas na marka, bawas-bawasan mo muna yung paglalaro mo ng Mobile Legend. Diba? Gusto mo mataas na marka, puro Mobile Legend ka naman. Patay-out ka naman ng palabas. Ano niya expect na magulang sa'yo mataas? Pag-aaral ka lang isang oras, Mobile Legend, 3 oras. Wow! Ang tindi mo!
Ay, Diyos, kung maging sound tutorial ka, maliging Korean, wow, ang tindi mo. Hindi ganun yun. Diba? Kung gusto mong ipagmalaki ng yumang, dapat mag-aral ka ng mabuti. Iwas-iwasan mo yung kakabarkada. Diba? Babarkada ka ng... Babarkada ko eh. Tatlong oras na sa labas, kwentuhan ng dalawang oras. Ay, may assignment pa pala ako. Mas imagine, kailangan magkaroon ka ng hardship talaga. Pinagtatrabahuhan mo yan. Kaya bilang isang Christian, dapat expect mo na as a Christian, may pagsubok, may paghihirap upang nanong dahilan, upang tumatag ang iyong pananampalataya. Alam mo, maraming mga nakaranas na gano'n pero hindi bumigay. Ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 24, dahil ikaw ay naglilingkod sa Panginoong Diyos, kahit sa kabilang maraming hardship, ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 24, meron kang reward, meron tayong ibibigay ang Diyos sa inyo ng gantimpala. Kaya huwag ko tayong maging duwag. Gusto ko sana sumama sa kanya. Kasi nahihiya ako, mapasirag ako ngayon. Huwag kang mahiya! Diba? Ang Kristiyano dapat walang hiya! Diba? Huwag hihiya-hiya, walang mahihiyari sa iyo. Pero ang sasarap ng mga pagkain, hiya ay hindi na, okay na, nakakaya sa bahay. Pwede sa bahay pero walang pagkain. Buti nga sa iyo. Nahihiya ka pa kasi. Yan naman dapat maging open ka. So, Christian must expect hardship. Last na tayo in verse 8. As I said, verse 8, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Like soldiers, Christian must remember whom we serve. Okay. Like Christian, we must remember. Tandaan po natin, whom we serve. Siling ko lang? Ang Panginoong Jesus. Remember that this Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Basta mga nagtatrabaho lang mo rito, di ba? Katulad ni Brother Norman, di ba? Merong mas mataas pa sa kanya, di ba? At kailangan niyang sundin yun kasi may tawag ng chains of command. Kung ano yung uro sa taas, kailangan susundan, mababa. Eh, sino pinakamataas po sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Di ba? Kung ang Panginoong Jesus ang pinakamataas, ating Commander-in-Chief, ay dapat sumunod tayo sa kanya. Di ba meron ang motong sundalo? Obey first before you complain. Huwag kang complain, mag-obey ka muna. Yung iba, complain ng complain, hindi nga sumusunod. Eh. May anak ka, di ba? Kung may anak ka pala yung complain, hindi sumusunod. Anong pakiramdam ng mga ulam, di ba? Kung anak mong ito, the best ko lang, inutusan. Complain na complain, ay sumunod, di ba? Ang sama, ha? Sabi, yung ating kalooban, naninigit po yan. So, like soldiers, Christian must remember whom we serve. Kung kilala mo, kung sino pinaglilingkuran mo, madali na maglingkod sa Panginoon. Ha? Kilala ang Panginoong Jesus. Siya nagbigay sa'yo ng buhay. At sa mga natin, kung hindi ka paligtas, accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Tanging si Kristo magpapalakas sa iyo. Tanging si Kristo lamang ang may kakayanan na magbago sa iyong buhay. So kailangan mong tanggapin si Kristo. Tandaan mo dahil si Kristo ay namatay para sa iyo. Lahat ng iyong gagawin dapat para sa Panginoon. Dahil sa ating nyari po ng 2 Timothy chapter 4 verse 7, pinawag rin na, I have kept the faith. Tapos, anong dahilan sapagkat si Paul ay naglingkod? Kilala niya kung sino kanyang pinaglilingkuran, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Diba? Atin ka sa church, dahil sa Panginoong Jesus. Magbibigay ka dahil sa Panginoong Jesus. Aaral ka na papuri sa Panginoon dahil kay Kristo Jesus. Lahat dapat sa Panginoon yan. Kung gagawa ka para sa tao kapatid, delikado ka. Hindi ka tatagal. Dapat lahat ng ginagawa mo, dapat para sa Panginoong Jesus yan. Kasi kapag mababa, magiging shallow yung iyong faith. Kung gagawa ka na hindi para sa Panginoong Jesus, dapat laging sa Panginoon. Ano marami yung tayo mga problema, di ba? Halimbawa, nandiyan po ng malaking nakasulat na Lord. Lord, okay, kitap-kita yung Lord eh. Yung mata mo, tapad lang ng isang ganyan, hindi mo na makita ang Lord eh. Parang problema nakikita mo. Pero laki-laki ng Lord. Sabi ka ng awit, kapag napasin mo, wala nang pag-kiyo, gusto mo na wawala na ng pag-asa, alam niyo, piling mo lang yun. Pero ang Diyos, nag-i-care pa rin sa iyo. Alam mo yun, nagmamalasakit pa rin ang Lord sa iyo, sa ating lahat. Marami na tayong mga pagsubok na dinaanan, pero pinawin pa rin tayo ng Panginoon until now.
Nagpupuri-puri tayo sa Panginoong Diyos. Yan yung grasya ng Panginoong Diyos. Minsan dumating yung time para tayo na ho natin. Sumusuko na ho tayo. May problema sa sarili mo, may problema sa trabaho mo, may problema sa pamilya mo, lahat pinoproblema mo. Kahit po yung isang tigyawat pinoproblema mo and so on. Pero tandaan mo, ang Lord pa rin ay magpapalakas para sa iyo para magpatuloy. Yun ang maganda eh. Alam mo yan, nandyan lang ho yan. Pero tandaan po natin, kapag kasama mo ang Panginoong Diyos, papalakasin ka ng Panginoong Diyos. Alam mo, naranasan niyo po yung sabi mong ayaw mo na. Alam mo, pag sinabi mong ayaw na, hanggang dulo ng dila mo lang yun eh. Pero hindi mo magawa. Bakit? Kasi alam mo, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito lang pinakamasaya na ginagawa mo sa iyong buhay. Kasi kapag hindi mo naiisip yan eh, hindi mo naramdaman yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, wala. Kaya ang tanong ngayon eh, nung ikaw ba ay nasaved, naramdaman mo ba yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho? Kapag naramdaman mo yan, praise the Lord, bakit? Kasi naramdaman yung kapangyarihan ng Diyos eh. Kasi pag hindi mo naramdaman yung kapangyarihan ng Diyos na bumabago sa iyo, na pinagpapala ka ng Diyos, sorry lang, baka hindi ka ligtas. Tignan mo ang sarili mo. Kasi meron pagbabago dapat eh. Di ba? Kasi nararamdaman mo yun. Dahil ang Panginoong Jesus na tinanggap mo sa iyong pusa, sabi niya sa Roman chapter 8, very powerful po yan. Yung testimony ko, napakabait ng Diyos. Di ba? Yung birthday ko ng August 21? Sabado. Ano mahal talaga ako ng Panginoon. Sabado, August 20, bako lang. Ang pangit ng panahon. Pasungit. Bako, August 21, birthday ko, Sunday. Pagkanda ng panahon. Pagdaglaba ka nga sa umaga, sa hapon tuyo eh, di ba? Kasi ang ganda ng panahon. Pagdating ng Monday, ano na naman nangyari? Ang kulya na naman, bagyo pa. Kaya Lord, salamat. Mahalang ito po. Diba? Pero di ko kasi, bilang pag-Lord sa akin ng Panginoon. Tandaan po namin, kapag nakita mo, gumagawa ang Diyos sa buhay mo, Kristo. Isa yan tinatawag na tayo na panutokan. Kasi gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Yung mga bawat patay na hindi mo kaya. Pero nagagawa mo na kumikilos ang Diyos sa buhay mo, Kristo. Eh, ano gagawin natin yung buhay natin noon? Wala ang Diyos sa buhay mo natin. Anong talino meron ng isang tao kung wala namang Diyos na kumikilo sa kanyang buhay? Pwede ng Panginoong Diyos sa pagkatayin po yung mga sundalo ng Panginoong Diyos. Naalala ko po yung Hebrews chapter 2 verse 9. Dito mo tayo magtatapos, Hebrews chapter 2 verse 9. Hebrews chapter 2 verse 9 and 10. Ganun tayong kapitan nito? Hebrews chapter 2 verse 9 and 10. But we see Jesus, who was made little lower than the angels of the suffering of death, crowned with the glory and honor, and by the grace of God should taste death for every man. Verse 10. For it became him of all things, and by whom all are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captains of their salvation perfect through suffering. Captain po yan, alam ko si Jesus Christ po yan. He is our captain of our soul. Kaya, huwag po tayong manghina, huwag malupay-pay, huwag tayong magkaroon po ng bagay na negatibo sapagkat natin ang Panginoong Diyos, pinapalakas niya tayo. Tandaan po natin, magandang kasabihin ng mga sundalo, di ba mga polis? Ang sundalo na susugatan, nag-iibayo ang hina. Ang sundalo na susugatan, nag-iibayo ang gutom na ata kayo. Diba, Kristiyano, bugbog sa pagsubok, dapat nagiging matapang pa rin sa harapan ng Panginoong Diyos. So, nandyan po yung ating outline. First God, like soldiers, Christian must be strong. Like soldiers, Christian must expect hardship and then last. Like soldiers, we must remember whom we serve, none other than the Lord Jesus Christ. May po tayo lahat. That is it. Let us go. Panginoong Jesus, kami po rin tapos salamat sa lesa ng pinagkalupin po sa amin ng mga pagkumaga. Tunay lang kami po rin ang pakasaya. Una sa ginawa niyo po sa amin, Panginoong Jesus, napaka tapang mo upang harapin ang Calvary. Napakatapang mo, Panginoong Jesus, sapagkat lahat ang ginawa mo ay para po sa amin. Nasugatan ka na, pinahirapan ka, ipinako ka sa krus, pinagtawanan. Lahat ginawa ko, Panginoong Jesus, alang-alang sa amin. Ganun katapang mo, hinarap, Panginoon, ang kamatayan doon sa krus.
katulad ni Apostle Paul, naging manapang siya, naging matatag siya. In Acts chapter 9, mga kapatid, ito yung time na si Paul ay naligtas. Isang tao na nag-persecute, isang tao na nanghuli ng mga Kristiyano. Pero yung time siya ay naligtas, nakakilala sa Panginoong Jesus. Yung katapangan niya ginamit ng Panginoong Jesus upang siya ay magamit. At hindi siya binigo ng Panginoong Jesus. At hindi rin niya binigo ang Panginoong Jesus. Hanggang sa kamatayan, hindi nag-quit si Apostle Paul. Christian, ikaw ba ngayon ay binabalutan ng agap-agap? Ikaw ba ay dinadaig ng maraming pagsubok? Ikaw ba ngayon ay binabangga ng maraming sukanin? Kapatid, maging matapang ka na harapin niyo sapagkat una kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Maraming ligalig sa ating mga puso sa panahon katulad nito. Pero tandaan mo, sundalo ka ng Panginoon, dapat matapang ka, matatag ka. Expect happy in life. Expect mo na maraming mga pagsubok, even our Lord Jesus Christ. Ang dami niyang dinaan ng pagsubok, pero pinagtagumpayan niya. Kapatid, alam ang pagsubok ang umamangga sa iyo ngayon. Nandiyan pa rin yung grasya ng Panginoong Diyos, yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos upang ikaw ay magpatuloy gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil maraming mga tao sa panahon natin ngayon, i-discourage ka yan. Kung maaari lang, ayaw nila mamatay ka sa Diyos eh. Puri sa Panginoong Diyos. Pero dahil ikaw ay nag-motivate na gawin ang kalooban ng Diyos, kapatid, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Ano mang negatibo, ano mang kahinaan, ano mang kapulangan, kapatid, dahil alam ka na ang Diyos, gagawin mo ang kanyang kalooban. Kapag napasaya mo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, yung ina-expect mong blessing, biglang ganyan. Why? Hindi ka nag-give up, hindi ka sumuko. Yung faith mo lalong tumatayog, lalong lumalabas, dahil kilala mo kung sino ang pinaglilingkuran mo. Kagulad ng ating pinag-aralan, kapatid. Kapag kilala mo si Kristo sa iyong buhay, hindi ka mangangamba. Kung kilala mo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, hindi ka magkukulang. Kung kilala mo ang Panginoong Jesus na iyong sinasakma, kapatid, hindi ka matatakot, hindi ka magpapasinta. Kasama mo ang Panginoon eh. Nagiging matapang lang tayo dahil kasama natin ang Diyos. Nagiging matapang lang tayo sa pagdalag natin na kampi natin ang Diyos. Andiyan ang kalaban. Tama yun. Wala siyang gusto gawin sa akin kundi panginatay ng loob. Gusto ng kalaban masira ang ating patuturo. Gusto ng kalaban huwag na tayo magpatuloy. Pero kapatid, isipin mo, ikaw ay sundalo ng Diyos. Hindi lang basta sundalo ng Diyos. Ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. Binili tayo ng Panginoong Jesus. Pamakita ng kanyang precious blood. Kapatid, hindi ko po alam kung sino pong nalapit sa altar ng panalangin kung ikaw ay hinimo ng Diyos sa mensahe na iyong narinig ngayong umaga. You can come sa altar ng panalangin na mapapasalamat ka sa Panginoon. Dahil sa lakas na pinagkakalog sa atin ng Diyos, sa kabila maraming mga pagsubok, narito pa rin tayo at willing tayo magpulit at masalamat sa Panginoon, Lord. Hinang-hina ako, walang-wala ako, pero nararamdaman ko ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabaitan, Panginoon Diyos. Nagpapasalamat ako, Panginoon Diyos. Hindi mo ko iniiwan, hindi mo ko pinababayaan. Yung time na meron akong sakit, yung time na meron akong pangailangan, nandiyan ka, Panginoon Diyos. Nagkabuti ang Diyos eh. Hindi nagkukulang ang Diyos sa buhay natin. Maaaring tayo po ay nagkukulang sa Diyos, pero never na nagkulang ang Diyos sa buhay mo. Maaaring nakakalimot ka sa Diyos, pero kailanman hindi naging malilimutin ang Diyos sa buhay mo. Ganyan kabuti, ganyan kabusilang ang puso ng Diyos.
Panginoon, nabubulaga talaga tayo sa pagpapala ng Diyos. We are not deserving or that kind of blessing, but God give that blessing only. Why? Kasi mahal na mahal ka ng Diyos eh. Hindi nagpapabaya ang Diyos ng buhay mo. Hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kapatid, ang dami na nating nagawang pagkakamali, ang dami nating nagawang kasalanan, pero ang Diyos laging nandiyan, nagpapatawad, nakakaunawa, ang dami nating inuunawad. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Maraming hindi nakakaunawa sa ating ginagawa para sa Panginoon, pero ang Diyos, lubos niyang naunawaan ang yung puso mo kung ganito kapusilak para sa Panginoon. Kaya kapatid, kapit ka lang sa Panginoon Diyos, mahalin mo ang Diyos. Isang pribilehyo na ikaw at ako ay makapaglingkod sa Diyos. Hindi lahat naligtas, hindi lahat namin yan ang pribilehyo para maglingkod sa Kanya. Ikaw at ako namin yan ang pagkakat. Ikaw natin ang opportunity niya. Alagaan po natin yan. Sapagat sa best lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Na isang buhay lang po tayo. Nawa yung buhay na yan, iaalay natin sa Panginoon. Magamit tayo ng Panginoong Diyos for His honor and glory. Ang church na ito, nagpapasalamat tayo. Hindi tayo, hindi magandang kaganda ng ating church, pero may pusilap tayong puso na abutin ang dapat maabot para sa Panginoon. Kapatid, pasalamat tayo sa Panginoon. Ang English ito ay ginagamit ng instrumento ng Diyos upang tayo maging malakas, upang tayo maging matatag. At hinahawi naman ng Panginoong Diyos ang mga bawat bagay nagpapahina sa atin ng ating puso. Kapatid, purihin ang Panginoong Diyos. Lord, narito po yung mga anak mo na nagmamahal sa iyo, na kumikilala sa katapatan mo, sa kailang buhay, na pinapalakas mo po sila, sa paano sila po'y nangungulila at ganyan ang iyong pangako, sa paano sila po'y nagiging nawawalan. Pero nandyan ka, Panginoong Diyos, pinupuno mo ang kanilang pangangailangan. Lord, ang dahil pa na dapat gawin. May mga mahal kami sa buhay na hindi paligtas, mga kapitbahay, mga kamag-anak. Oh God, tulungan niyo kami, Panginoong Diyos, palakasin mo, Lord, ang aming pananampalataya, ang aming conviction. Mailapit namin sila sa iyo, oh God. Lahat po namin, hindi lamang namin sila makapiling sa mundo ito, but sa heaven, Lord. Pinapangarap po namin, makapiling din po namin sila doon. Lord, salamat po ng marami sa iyo, mga anak na nag-follow, Lord God. Patuloy mo silang tignan at pangalagahan, Lord. Huwag mo sila, Panginoon, Diyos, pipitawan, Lord God. Ano man, Lord, na kailang pangangailangan, i-provide mo, O Diyos. Patuloy po kami, O Diyos, kahabagan. Patuloy po palain, Lord, ng Savior Publishers. Sa lahat ng mga dumadalawang nagtatakpan, Panginoon, Diyos, i-bless mo, Panginoon, Diyos, sa lahat ng aming pangailangan, Panginoon, Diyos. Salamat po ng marami. Napakasaya po namin sapagkat po ka namin, Panginoon, sa iyong bumabaga. Thank you so much, Lord, sa iyong salita na nagbigay po sa amin ng kalakasan. Salamat ng marami. At sa aming pagpapuloy, Panginoon, Diyos, ingatan niyo po bawat isa na makarating po na mapayapag. Tingnan sa aming mga tahanan. Dabay ang hapon, our gospel, Lord. Muli mo kami ibalik, ipapagliliwag po, ipagpasalamat sa iyo, Panginoon Diyos. Buhay ka, Panginoon Diyos, sa madalangin. Sa madami sa pangalan, ito ka ba ka sa Panginoon, Jesus Jesus. Amen. Pamantay mo kapalik sa ating pwesto. At para sa ating, bago po tayo magsiuwi ang lahat, ating awitin ng second stanza ng Onward to Stand Soldiers and Soldiers. Yeah.
para